Good morning, Grade 4. Welcome sa Quarter 2, Week 1 ng Distance Learning sa Araling Panlipunan. Ang ating paksa ngayong linggo ay ang mga uri ng kalamidad. Basahin at unawain ang ilan sa mga salitang gagamitin sa araling ito. Kalamidad. Ito ay tumutukoy sa maluwang kapahamakan at likas na kaganapan sa daigdig na maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa isang lugar na nakakaapekto sa mga ari-arian, hanap buhay, kalusugan, lipunan, kapaligiran, kasama na ang tao at iba pang nabubuhay dito. Katangiang pisikal. Ito ay tumutukoy sa kapaligiran at kaanyuan nito kasama ang hugis, kinalalagyan at taas ng kapuluan ng isang puok o lugar. Reduce. Ito ay tumutukoy sa pagbabawas ng mga bagay na nagiging basura tulad ng mga plastic. Reuse. Ito naman ang tawag sa muling paggamit ng mga bagay. Recycle. Ito ay tumutukoy sa lumang gamit o basura na ginagawang bagong bagay. Ang mga uri ng kalamidad. Ang katangiang pisikal ng isang bansa ay tumutukoy sa kapaligiran at kaanyuan nito kasama na ang hugis, kinalalagyan at taas ng kapuluan ng isang puok o lugar. Tinatawag din ito na topografiya. Sa nakaraang aralin, tinalakay ang tungkol sa katangiang pisikal ng Pilipinas kabilang na ang ilan sa mga anyong tubig at anyong lupa na naririto. Isa ang Pilipinas sa mga bansa na matatagpuan sa Ecuador at Pacific Ring of Fire. Ang Pacific Ring of Fire ay isang landas sa kahabaan ng karagatang Pasipiko kung saan matatagpuan ang maraming mga bulkan. Ito ay hindi talaga isang bilog, kundi hugis sa patos ng kabayo o horseshoe na may sukat na 40,000 kilometers. Binubuo ito ng hanay na 452 na bulkan mula sa Hilagang Amerika papuntang Kibot ng Bering, patungong Japan hanggang sa New Zealand. Bulkan sa kontinente ng Antarctica ang nagsasarado sa Pacific Ring of Fire. Resulta ng plate tectonic ang Pacific Ring of Fire. Ang daigdig ay binubuo ng crust, mantle, outer core at inner core. Ang mga tectonic plate ay malalaking tipak ng bato sa pinakaibabaw ng daigdig o sa bahagi ng crust. Ito ay parang mga piraso ng puzzle na hindi permanenteng magkakadikit. Patuloy na gumagalaw, nagbubungguan, nagkikiskisan at naghihiwalay ang mga plate na ito sa itaas ng mantle. Ang mantle ang kasunod na layer ng crust na binubuo ng mga solid at tunaw na bato. Nagkaroon ng mga bulkan sa daigdig dahil sa pagkakahati ng crust sa 17 tectonic plates na lumulutang sa mas mainit, mas malambot na layer ang mantle. Sa makatuwid, ang mga bulkan ay matatagpuan kung saan ang mga plate tectonic ay nagtitipon-tipon at naglilihis. Karamihan sa mga ito ay nasa ilalim ng tubig at sa Pacific Ring of Fire. Ang pagsabog ng mga bulkan ay nagiging dahilan ng paglindol o paggalaw ng mga lupa. Bunga nito, nagkakaroon ng pagbabago sa pisikal na forma ng mga anyong lupa at anyong tubig. Bukod sa mga bagyo, pagsabog ng bulkan at lindol ay may iba pang uri ng kalamidad. Ano nga ba ang mga kalamidad? Ang kalamidad ay tumutukoy sa malubhang kapahamakan at likas na kaganapan na maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa isang lugar na nakakaapekto sa mga ari-arian, hanap buhay, kalusugan, lipunan, kapaligiran, kasama na ang tao at iba pang nabubuhay dito. Ang mga sumusunod ay mga uri ng kalamidad. Bagyo, masamang lagay ng panahon na may dalang malakas na hangin at ulan. Taon-taon, 20 bagyo ang inaasahang manalasa sa Pilipinas. Ilan sa mga bagyo na nagdulot ng malaking pinsala sa bansa ay bagyong Yolanda at Ondoy.
Ang mga lugar sa Pilipinas na madalas daanan ng bagyo ay ang Region 1, 2, 3, 4, 5 at Region 8. Baha, pag-apaw ng sobrang tubig sa natural nitong daluyan tulad ng sapa, ilog at dagat dahil sa malakas na pag-ulan. Ang mga bahaing lugar sa Pilipinas ay ang NCR, ilang lalawigan sa Region 3, Ilocos Norte, Pangasinan, North Cotabato, Oriental Mindoro, Maguindanao at sa halos lahat ng lugar sa Pilipinas. Landslide, pagguho ng lupa sanhi ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan, paglindol, pagputok ng bulkan, pagkawala ng mga punong kahoy o pagmimina. Ang mga lugar na madalas makaranas nito ay Angkor, Ilocos Norte, Aurora, Bukidnon, Davao del Norte, Davao del Sur, sa mataas na bahagi ng bansa at sa gilid ng mga bundok. Lindol, mahina hanggang sa malakas na pagyanig o paggalaw ng lupa. Ilan sa malalakas na lindol na naitala sa bansa ay noong July 16, 2020 sa Luzon at noong July 15, 2013 sa Bohol. Ang mga lugar sa Pilipinas na madalas makaranas nito ay ang ilang lalawigan sa Region 1, 2 at Region 3, at Car, Davao Oriental at Surigao del Sur. Pagputok ng bulkan. Pagsabog ng bulkan na maaring magdulot ng mga pagyanig at pagbuga ng maitim na usok at malalaking tipak ng bato. Mayon, Pinatubo, Taal, Canlaon, Bulusan ang pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Ang mga lugar na may panganib sa pagsabog ng bulkan ay ang Zambales, Albay, Batangas, Negros Occidental, Negros Oriental at Sorsogon. Storm surge, tinatawag ding daluyong na isang abnormal na pagtaas ng tubig sa dalampasigan sanhi ng masamang lagay ng panahon na nagdudulot ng malalakas na hangin at pag-ulan na maaring mamuo bilang bagyo. Ang mga lugar na nakakaranas nito ay ang Samar, Eastern Samar, Leyte, Palawan, Iloilo, Biliran, Masbate, Cebu, Metro Manila, Bohol at Sulu. El Niño, isang mahabang panahon ng tag-init na maaring umabot ng ilang buwan kung saan nakakaranas ng mataas na temperatura. Nagdudulot ito ng tagtuyot o pagkatuyo ng mga lupa lalo na ng mga lupang pansakahan. Ang buong bansa ay nakakaranas nito. La Niña, ito naman ay mahabang panahon ng pag-ulan na umaabot din ng ilang buwan at nagdudulot ng baha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Iba-iba ang nararanasang kalamidad ng bawat lugar. Ito ay naaayon sa klima, lokasyon at katangiang pisikal ng mga pook na ito. Ang kalamidad ay maaaring natural o kaya naman ay dulot o bunsod ng mga maling gawain ng mga tao. Ang mga natural na kalamidad tulad ng bagyo at lindol ay di maiiwasan at gawa ng kalikasan. Samantala, ang pagguho ng lupa o landslide, baha, El Niño at La Niña ay ilan sa mga kalamidad na nararanasan dahilan sa hindi makatuwirang paggamit ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Ito ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pangangalaga sa mga anyong lupa at anyong tubig sa bansa.